Innocent until proven guilty. Yan ang salag ng palasyo sa mga hamong magbitiw ang mga opisyal ng gobyernong dawit sa iba't ibang isyu ng katiwalian. Muli rin iginit ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte na sinusunod ng gobyerno mga prosesong legal hindi lamang sa mga kaalyado kundi maging sa mga taga-oposisyon. Umaasa rin daw ang palasyo na hindi makakaapekto sa mga prioridad na panukalang batas ng administrasyon ang mga isyong political sa ngayon. Lalo't magbubukas na muli ang sesyon ng Kongreso matapos ang State of the Nation Address ni Pangulong Aquino sa July 28. Bago rin ang suwanan ng Pangulo, ilalabas na raw ng Commission on Audit ang consolidated report nito sa paggamit ng pondo ng DAP ayon kay COA Chair Grace Pulido Tan. Gumagawa na sila ngayon ng matrix tungkol sa mga ahensya ng gobyernong pinaglaanan ng DAP fund at kung magkano at paano ito ginamit.